Tunog ng cellphone ni Belle ang nagpapagising dito sa mahimbing na tulog. Napakamot ang dalaga dahil nanaginip pa ito na nanalo ng lato at natapos na ang problema niya, lalo pa sa usapang pera. Kaluka naman itong killjoy na to. Sino naman kaya ang tumawag? Inis na wika ng dalaga habang pikit mata na kinuha ang cellphone sa kanyang tabi. Nang makuha ng dalaga ang cellphone, ay agad nitong binukas ang isang mata para basahin kung sino ang tumawag. Ganoon na lamang ang gulat ni Belle na ang kanyang ina ang tumawag. Kagad na patayo si Belle at sinagot ang tawag. Ma? Hi po. Kumusta kayo dyan sa bukid? Kinakabahang wika niya. Alam ni Belle kung bakit napatawag ang kanyang ina. 3 buwan ang hindi nakapagpadala ng pera si Belle sa magulang. Kaya inasahan na niya ang tawag nito. Ganun pa man ay nagulat pa rin ang dalaga. Ay naku, kumusta kami dito? Ito, baon na sa utang bata ka. Bakit hindi ka pa nagpapadala ng pera ha? 3 buwan na Belle Tyrone niya. 3 buwan mo na kaming pinaasa na padalan mo kami ng pera. So ano na? Nasaan na? Nailayo ni Belle ang cellphone sa kanyang tenga at huminga ng malalim. May sakit sa puso ang kanyang ina kaya ayaw niyang sabayan ang galit nito. Ma, sorry po. Masyado lang po akong abala dito. Pangako, mamayang hapon po ay magpapadala ako. Malambing niyang wika sa ina. Ano? Mamayang hapon? Sasabihin ko na naman ba sa may-ari ng tindahan na inutangan namin dito na mamayang hapon ako magbabayad? Ilang beses mo na akong napahiya dito sa atin ha? Ma, relax, kalma po. Kasalanan ko na po at kasalanan ko naman talaga. Okay pa nga ako, Mama, mamayang hapon. Sige po at may trabaho pa ako. Binaba na ni Belle ang tawag dahil alam niyang mahabang sermon pa ang kanyang matatanggap kapag hindi pa niya putulin ang tawag. Napailing si Belle at nasapo ang noo. Naalala rin kasi ng dalaga na kunti na lamang ang kanyang pagkain na natira. Ay Diyos ko, ano ba namang buhay to? Natanggal na nga ako sa trabaho at 3 buwan na akong hindi nagbabayad ng renta. Paubos pa ang pagkain ko. Natanggal sa trabaho si Belle, 3 buwan ang nakaraan dahil pinag-initan ito ng kasamahan sa factory. Patuloy na nakahanap ang dalaga ng bagong trabaho. Ngunit, wala pa rin tumatawag sa kanya. Tumayo na lamang si Belle at uminom ng mainit na tubig. Tubig muna ngayon at mamayang gabi na lang ako kakain. Naku Lord, sana naman bigyan mo na ako ng work. Halos araw-araw naman akong naghahanap eh. Hindi naman ako tamad. Ayokong malaman ni na Mama na wala akong trabaho. At baka ito pa ang maging rason na mawala siya. Kaya please naman oh. Wika ng dalaga at nakatitig pa sa taas. Napailing si Belle nang maisip na wala na siyang makuhang sagot sa taas. Kailangan pa niyang kumayod para makahanap ng bagong trabaho. Maya-maya ay handa na muli si Belle para maghanap ng trabaho. Inagahan talaga ng dalaga na umalis ng boarding house sa takot na maabutan siya ng may-ari at singilin siya sa renta. Nag-iwan ng note ang dalaga sa harap ng pinto kung sakaling maningil ang landlady ng boarding house. Hinabili ni Belle na naghahanap siya ng pambayad at nangakong babayaran ito kapag may pera na siya. Napailing si Belle nang makalayo na sa bahay.
Nilakad na lamang ng dalaga ang kahabaan ng lugar dahil wala na siyang pera. Tiningnan ni Belle ang kanyang sarili habang naglalakad. Mabuti na lang at maganda itong damit ko. Parang pang-opisina. Hindi halata na pulubi na pala ako at naghahanap pa ng trabaho. Ay nako, Lord, tulungan mo ako ah. Baka maging bayaran na ako nito kapag wala ng choice. Lord, hindi ko ginadjas ang ganong trabaho ah. Pero huwag mo naman akong hayaan na maging ganun. Bulong ng dalaga at bigla na lamang may lumipad sa kanyang muka na isang magazine. Oh my goodness, galit ba sa akin si Lord? At parang sinampal niya ako gamit ang magazine na to ah. Inis na wika ni Belle at tiningnan ang magazine. Ngunit, bigla na lamang nang laki ang mata ni Belle nang mabasa ang balita sa harap ng papel. The CEO of Mars Marketing Company is looking for assistant? Parang sekretary ganun. Oh, wow naman, mag-apply kaya ako dito. Well, malay ko diba? Teka, saan ba ang address nito at nang mapuntahan? No, secretary? Sosyal. Pero, magkapasa kaya ko? Eh, high school lang naman ang natapos ko. Biglang lumungkot ang mukha ni Belle sa naisip. Wala pa siyang experience sa pagiging secretary dahil 3 taon siyang nagtatrabaho sa isang factory. Bagsak ang balikat ni Belle habang nagpatuloy sa paglalakad. Nais niyang subukan ang pagiging sekretarya. Ngunit, takot siyang masaktan at baka hindi siya matanggap. Maya-maya lamang ay biglang napahinto ang dalaga at binasa muli ang magazine. Bakit naman ako masaktan? Eh, matagal na pala akong nasaktan. Haler! 3 buwan na akong jobless. At ni isa ay walang tumawag, diba? Ngayon pa ba ako matakot masaktan? Eh, matagal na akong nasaktan ah. Naku, ang talino ko talaga. Okay, let's go self. Mag-a-apply tayo sa kumpanyang to. Binilisan ni Belle ang paglalakad upang mapuntahan kaagad ang kumpanya. Ilang minuto pa ay natunto ni Belle ang hinahanap na kumpanya at nalula na lamang siya sa nakita. Naku, ang taas! Kaya naman pala nasa magazine kasi hindi pala basta-basta ang kumpanyang to. Naku naman, mas lalong maliit ang tsansa ko na makapasok. High school graduate, papasok sa ganitong kumpanya? OMG! Iling ng dalaga, ngunit tumuloy pa rin sa plano. Nasa entrance pa lamang ng kumpanya, ay magalang na binati si Belle na ikinagulat niya. Ngumiti rin ang lahat ng nakayuniforme at alam ni Belle na trabante ito ng lugar. Next naman, ang friendly naman ng mga tao dito. Kahit di ako kagalang-galang, ay ginalang pa rin ako. Huh? OMG, I want to work here. Sana matanggap. Bulong ng dalaga at dumiretso sa reception. Hello ma'am, may I help you? Ngiting tanong ng babae kay Belle. Nabasa ko ang magazine na kailangan niyo daw ng assistant. I'm interested. Ngiting sagot ng dalaga. Oh, I see. Nasa 30th floor po ang interview. Pero marami na po ang nakapila. May dala ka bang application letter or resume? Oh, yes, here. Makapaghintay naman ako, miss. So, no problem. Kaagad binigay ni Belle ang application letter. Naisama pa ng dalaga ang magazine dahil sa kaba. Napatawa naman ang babae. Oh, relax, ma'am. Here, we don't need that magazine po. Ipasa ko muna ito sa taas, ha?
Doon ka nalang maghintay sa lobby. May pagkain din doon at kape. You can have some habang naghihintay sa oras mo, okay? Oh, okay. Talaga? May pagkain doon? Ay, tamang-tama. Gutom ako. Dahil wala akong pagkain. Hindi pa ako nakakain. Okay, sige. Ipasa mo na yan sa taas. At maghihintay ako dito sa baba. Alright, take your time at medyo marami kayong nag-apply. Oh yeah, sure. Walang problema. Thank you ha, ang bait mo. Napatawa na lamang ang babae na parang tuwang-tuwa sa kanya. Kagad lumapit si Belle sa mga nagkukumpulang mga babae. Biglang nakadama ng hiya si Belle dahil kung todo makeup pa ang mga aplikante habang siya ay nakalimutan pang mag-lip tint. Tiningnan ng dalaga ang sarili sa salamin ng kanyang cellphone. Napangiti si Belle nang makitang may ilalaban din naman ang gandang meron siya. Ay naku, buti wala akong tigyawat. Pink lips at medyo may kaputian. Pure beauty, ganun. Walang halong kemikal. Bulong ng dalaga para hindi na makadama ng malungkot sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay nakita ni Belle ang vending machine at natakam kaagad ang dalaga. Kaagad siyang lumapit at kumuha ng kape. May nakadisplay ring pagkain kaya kumuha na rin siya. Nagtaka si Belle dahil nakatitig sa kanya ang ilang kababaihan. Nang makita ng dalaga ang bit-bit na kape at pagkain, ay napatawa siya. Ay naku, kinakabahan kasi ako mga sis eh. Ganito ako kabahan, kumakain ako ng marami. Sad niya sa mga ito. Naks naman sis, ganyan din kami no? Okay, let's go girls, kain din tayo ng marami. Sagot ng isang babae at agad lumapit sa pagkain. Napatulala na lamang si Belle dahil nagsitayuan ang lahat na aplikante at ginaya siya. Sa oras na iyon ay napangiti na lamang siya. Ay naku, at least di masyadong nakakahiyang kumain mag-isa. Ha? Ang dami pala ng kinuha kong pagkain. Naku, mukhang hindi na ako kakain ng pananghalian mamaya ah. Ay salamat Lord, nakatipid. Maya-maya ay tapos nang kumain ang lahat. Nakilala na rin ni Belle ang mga kasamahan hanggang sa isa-isa na itong tinawag. Kinakabahan si Belle dahil lahat ng mga kasama ay bagsak ang balikat na lumabas ng kumpanya. Ibig sabihin, hindi ito natanggap. Lumipas ang ilang oras ay tinawag na si Belle. Labis-labis ang kanyang kaba at sobrang lakas na rin ang tambol ng kanyang puso. Namimilit na rin sa sakit ng tiyan ang dalaga dahil sa kaba at dami ng nakain. Oh gosh, ito na. Oh Lord, sana hindi nakakatakot ang mag-interview para di ako lalong kabahan. Wika ng dalaga at pumasok na sa elevator. Maya-maya pa, ay narating na ni Belle ang lugar kung saan ang interview. Kumatok pa siya ng tatlong beses sa pinto bago binuksan. Good morning, sir. Hindi na natapos ng dalaga ang sasabihin nang makita niya ang isang lalaking nakatayo. Oh my, ang kwapo. Akala ko girls ang mag-interview sa akin ngayon. Siya ba ang CEO? Basta ang kwapo ni kuya. Sa isip ni Belle. Ehem, good morning Miss Belle. Nabasa ko ang resume mo. Is it true na sa isang kumpanya ka palang nagtatrabaho? Oh, at ang tagal ha? Oh, hello po sir. Pwede po ba munang tumuloy? Yes please. Sorry, nakalimutan ko. Okay, come in. Please have a seat. Napangiti naman si Belle
Akala niya ay tatayo lamang siya habang tinatanong ng lalaki. Okay, nasaan na ba tayo? Uwi ka ng lalaki. Tungkol po sa previous work ko. Yes sir, totoo po yun. Unang work ko po ang factory na yan. So, bakit ka umalis? Nagdadalawang isip si Belle kung sasabihin niya ba sa lalaki ang tunay na rason. Naku, ang babaw naman. Sa isip niya. Miss? Yes sir. Yes. I'm here. I'm sorry po. Umalis po ako because I crave more. I love my work there, sir. Pero naisip ko na habang buhay na lang ba akong maging repacker ng kahit ano? I'm not complaining, sir, ha? Pero naisip ko, tumataas na rin kasi ang bilihin ngayon. Kailangan ko nang humanap ng ibang trabaho. You know, I'm grateful naman sa dati kong kumpanya, sir. Promise. Okay. So, 5 years from now, saan mo makikita ang sarili mo if ever na matanggap ka sa trabahong ito? Well, pangarap kong mabigyan ng malaking savings ang magulang ko. Mapagamot si mama, mapaaral ang kapatid ko. Pero maraming taon pa ang kailangan ko para magawa ang lahat na yan. So, 5 years from now, makikita ko pa rin ang sarili ko na isang assistant mo. Napangiti ang gwapong lalaki. Tumango-tango ito at tumitig sa dalaga. Okay then. Congratulations, you're hired. Nag-iisip pa si Belle sa ibang plano niya sa buhay. Kaya hindi niya agad nakuha ang sinabi ng lalaki. Miss, narinig mo ba ako? Ulit ng lalaki. Oh, and also sir, naisip ko pala na kailangan ko rin ng sariling bahay. Wala nga namang titira pa rin ako sa boarding house, you know? Kahit may trabaho na rin ako, diba? Natigilan ang lalaki at bigla na lamang tumawa ng malakas. Maluwa-luwa pa ito sa kakatawa at nagtataka naman si Belle. Wait, sir? What's funny po? Oh, I'm sorry. Natawa lang ako. Please save that dream later. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, tanggap ka na. Napasingap si Belle sa naging sagot nito. Ano? Totoo po? Tanggap na ako? Isa na akong assistant? Oh my, sino po ang amo ko? Oh gee, you're so silly. Ako ang amo mo. I am the CEO of this company. Actually, 10 kaming may-ari ng kumpanyang ito. Pero ako ang CEO. Nice to meet you, Miss Belle Tyronia. So, I am your boss starting tomorrow. I am Nico Keynes, by the way. Tulala pa si Belle nang makitang nais makipagkamay ng lalaki. Napahiya naman si Nico dahil hindi tinanggap ni Belle ang kamay nito. Oh, I'm sorry po sir ha. Ang saya ko lang po. Mabilis na wika ni Belle nang makitang binaba ng lalaki ang kamay. Imbes na makipagkamay si Belle, ay bigla na lamang niyang niyakap ang lalaki. Naku, thank you sir Nico. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Alam mo bang 3 buwan na akong naghahanap ng trabaho? Gosh, you're an angel sir Nico. Nagulat si Nico sa bigla ang pagyakap ni Belle. Ngunit napatawa na lamang ito sa pagiging kwela ng dalaga. Okay, no problem. Bukas magsimula ka ng magtrabaho. Your salary is 40,000 per month. Pwede mo rin kunin every 15 days at depende yan sa iyo. After 6 months ay tataas ang sahod mo to 50,000.
Yan ang patakaran dito sa kumpanya namin. Sagot ni Nico at dumistansya na sa dalaga. Naku, wow naman! Ang laki ng sahod ko! Tiyak, magkakaroon pa ako ng savings nito. Well, let me see here. 20K para kay nanay, 5K para sa kapatid ko, 5K renta sa bahay, 5K tubig at kuryente. Oh wow! Ang laki ng magiging savings ko! Uy ka ni Belle na parabang normal na lalaki lamang ang kanyang kaharap. Napatawa si Nico sabay iling. Ngunit sinabayan ng binata ang pag-iisip sa bagong assistant. How about sa pagkain mo? Hindi ka nakakain? Nasapo naman ng dalaga ang noo. Ay, oo nga pala no. Kakain pa pala ako. Alright, okay na sir. Magsisimula na ako bukas bilang assistant mo. Okay, that's good. Ako mismo ang magtuturo sa iyo sa mga gawain mo dito. Your table will be here too. Mamaya ko na ipapaayos. Okay, copy boss. So, paano sir? Alis na ako? At maghahanap pa ako ng pera. Naubusan na talaga ako eh. Okay, see you tomorrow, sir. Bye! Masayang wika ni Belle at agad tinalikuran si Nico. Natigilan naman ang binata at hindi pa man tuluyang nakalabas si Belle ay tinawag niya ito. Miss Belle? Napatigil si Belle at lumingon dito. Oh my goodness, huwag naman sanang magbago ang isip ng gwapong lalaking to. Nakaplano na ang lahat ng sahod ko, oh. Sa isip ni Belle at kinakabahan sa titig ng lalaki. Lumapit si Nico kay Belle at tumigil rin ito sa harap ng dalaga. Ano yung sinabi mo kanina? Na maghahanap ka pa ng pera dahil naubusan ka? Yes sir. Walang-wala na talaga ako ngayon eh. Oh, okay. Akala ko nagkamali lang ako ng rinig. So, naisip ko na masyadong mainit sa labas para maghanap ka na ng pera. So, sa akin ka na lang manghiram. Bayaran mo na lang kapag may sahod ka na dito sa kumpanya. Napatulala si Belle dahil sa gulat. Po? Sinong amo ang magpapautang sa trabahante niya? Hindi pa nga ako nagsisimula. I don't know. Unang beses ko itong gagawin at nakaramdam ako ng awa sa iyo. So, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Miss Belle. Magkano ang kailangan mo? Huh? Naku, huwag na, sir. Nakakahiya. Well, hindi mo hihingiin ang pera, Miss Belle. Babayaran mo ito kapag may sahod ka na. So, magkano? Napakamot na lamang si Belle sa kanyang ulo. Nahihiya siya sa gwapong lalaki. Pero naisip niya na wala pa siyang naisip kung saan manghiram ng pera. Lagyan mo na lang ng interest, sir. 10%? Alright, if you insist. 10% deal. Kung pwede, hihiramin ko na ang 40,000 na sahod ko, sir. So, 44,000 ang babayaran ko soon. Okay, give me a minute. Agad kumuha ng cheque si Nico at binigay kay Belle. Alright, here. 50,000 yan. 40,000 utang and 10,000 for yourself. Bumili ka ng damit pang sekretary. And also, wear heels tomorrow, okay? Nalula si Belle sa papila na tanggap. Naku, sir. Hindi ko ito matatanggap. Bibili po ako, sir, pero sa 40,000 ko na lang kukunin. Sir, sobra-sobra na po ito. You know what? Sino bang amo ang magpapautang sa empleyado niya na may patreat pa? Huwi ka ni Belle at isinauli ang check. Tanggapin mo na.
Ganyan ako dito sa mga bago kong tauhan. You can ask them later. Okay, tatanggapin mo or mag-hire na lang ko ng Hindi na natapos ni Nico ang sasabihin dahil bigla na lamang kinuha ni Belle ang checky sa kamay nito. Ay, ito naman si Sir. Okay, akin na yan. Ang laking blessing nito, you know. May pang-groceries pa ako sa 10,000 na ito. Okay, thank you, sir, ha? Ang bait ninyo. Sana matagal pa kayong kunin ni Lord. Napatawa na lamang si Nico at napailing dahil sa kakulitan ni Belle. Nagpaalam na si Belle sa amo at agad dumiretso sa bangko para i-withdraw ang pera. Pagkatapos ay dumiretso ang dalaga sa mall upang padalhan ng pera ang ina. Hello, Nay. Magpapadala na po ako sa inyo ngayon. Okay, 10,000 sa gamot ninyo at pambayad sa utang ang sobra. Masayang wika ni Belle nang tawagan ang ina. Aba, mabuti naman anak. At wala pang hapon ay magpapadala ka na. Ay, syempre. Ako pa, Nay. Mana kaya ako sa inyo, you know? O siya, baba na po ako at nandito na ako sa remittance. Ay, o sige anak, mag-ingat ka at maraming salamat. Masayang binaba ng dalaga ang tawag at agad nagpadala ng pera sa ina. Pagkatapos ay namili na rin ito ng damit pang opisina. Gabi na nang makauwi si Belle sa boarding house at nagulat pa siya nang makita ang kanyang landlady. Oh, magandang gabi po, ma'am. Ay, iha, alam mong paborito kita, pero kailangan ko na ang bayad. Ay, oo naman po. May pera na po ako at bagong trabaho. Okay, sandali lang po. Okay, ito po ang bayad ko sa 3 buwan na renta at 1,000 pang shopping mo. Natuwa naman ang matanda at niyaka pa si Belle. Kagad naman itong umalis matapos matanggap ang pera. Napailing na lamang si Belle. Ramdam niya ang tuwa ng matanda dahil alam niya na pera lamang ang problema ng mga tulad nilang walang kaya sa buhay. Matapos magluto ang dalaga, ay agad itong kumain at natulog ng maaga. Hanggang sa pagtulog ay iniisip pa rin ni Belle ang gwapong amo. May lihim na nararamdaman ang dalaga para sa amo dahil sa taglay nitong kabaitan para sa isang tulad niya. Kinabukasan ay 7:00 pa lamang ng umaga ay nasa labas na ng kumpanya si Belle. Gulat na gulat ang mga gwardiya nang makita ang dalaga. Oh, ma'am, ang aga pa po ah. 8 a.m. pa lang po magbubukas ang kumpanya. Ay, okay lang po kuya. Excited lang po ako. Napailing naman ang mga gwardiya at hinayaan si Belle. Naghintay na lamang ang dalaga nang hanggang sa nagbukas ang kumpanya. Nagulat pa si Nico nang makita si Belle. Oh, ang aga ah. Excited? Oh, good morning, Sir Nick. Upo, excited po. Napangiti na lamang si Nico at nauna ng maglakad. Binilisan naman ni Belle ang paglalakad at nanatili sa likod ng amo. Nginitian naman si Belle ng mga kasamahan sa kumpanya at ngumiti rin siya sa mga ito. Naku, ang babait ng mga trabahante mo dito, sir ah. Mana sa amo. Bulong ni Belle nang makapasok na sila sa elevator. Oh yeah, of course. Isa yan sa motto namin dito. Be good to others and the blessings will come to you. Ganun lang. Naks naman, masaib nga yan mamaya. Napailing na lamang si Nico at ngumiti. Hindi alam ni Belle na lihim na rin pala siyang nagustuhan ng amo dahil sa pagiging makulit niya. Maya-maya ay bumukas na ang elevator at narating na nila ang kanilang opisina. Welcome here, Miss Belle. Dito ang table mo at kumpleto itong gamit mo. Marunong ka naman siguro sa computer at tablet, right?
Okay, kapag nasa meeting tayo, yung tablet ang gamitin mo. At kapag narito ka sa office, yung computer naman. Okay, copy sir. Alam ko to lahat. Asahan mong hindi ako masakit sa ulo na assistant. Masayang sagot ni Belle. Oh, okay, good. I like the spirit. So, ang gagawin mo lang ay ipasa sa akin ang report every day. Arrange my meetings. At kapag may out of town or sa ibang bansa ang business meeting ko, ay dapat naroon ka rin. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, sir, yes. Kopyang-kopya. Hindi mapigilan ni Nico na kurutin ang muka ni Belle. Nanggigil siya sa dalaga. Ngunit, agad rin namang napatigil si Nico. Oh, gee, I'm sorry. I shouldn't do that. Pwede ka nang magtrabaho. Wika ni Nico at agad tumalikod sa dalaga. Namumula naman ang muka ni Belle. Hindi niya maintindihan, ngunit kinikilig siya sa ginawa ni Nico. Naku, sir naman, baka mahulog ako niyan sa'yo. Ay, mahirap na. Malong ng dalaga at agad yumuko. Walang imikan ang dalawa habang nagtatrabaho. Mayroong hindi maintindihan ang dalaga, pero nahihiya naman siyang magtanong sa amo. Ay naku, paano ko ba tatanungin ang amo kong to? Eh, kanina pa nakayuko at tutok na tutok sa trabaho. Ay, kaluka. Hindi man lang ako tinitingnan kahit isang beses lang. Bulong ni Belle at nakatingin lamang sa binata. Maya-maya pa ay biglang nagtaas ng tingin si Nico at huli na si Belle para yumuko. Nahuli na siya ng amo na nakatitig dito. Nagtaas ng kilay si Nico. You need help? Po? Ay, opo sir. Sorry sir, nahihiya kasi akong magtanong sa'yo. Tumayo naman si Nico at lumapit kay Belle at pumwesto sa likod nito. Napaupo naman ng maayos si Belle. Biglang nag-init ang muka ng dalaga dahil sobrang lapit sa kanya ng amo. Okay, anong hindi mo maintindihan dyan? Mahinang tanong ni Nico. Oh gosh, ilayo niyo po ako sa temptasyon. Baka kay sir, wala lang to. Pero sa akin, hindi ito okay. Bulong ni Belle at lumingon sa binata. Ito po sir, nalilito po kasi ako. Simpleng wika ng dalaga, ngunit kaagad ring ibinalik sa computer ang tingin dahil muntik na niyang malikan ang amo. Oh, okay, no problem. Ganito lang yan. Wika ni Nico at tinuro kay Belle ang dapat gawin. Walang maintindihan ang dalaga dahil nakafocus lamang siya sa pabango ng binata. Muntik nang malaglag ang dalaga sa upuan nito dahil para siyang pinaghihili sa pabango ng binata. Okay, you got it? Miss Belle? Huh? Po? Opo. Madali lang pala. Okay, sige sir. Thank you. Mabilis na sagot ng dalaga. Napangiti na lamang si Nico at bumalik sa kanyang mesa. Nagtrabaho na si Belle kahit nalilito siya sa gagawin. Ganun pa man, natapos ni Belle ang lahat ng trabaho sa unang araw. Tumayo na si Belle upang magpaalam sa amo nang mapansin niyang nagtatrabaho pa ito. Oh, sir, hindi ka pa uuwi? Oh no, mamaya pa. This office is my home, Miss Belle. You can go now. See you tomorrow. Naku, sir, huwag kang magpagod masyado. Dahil katawan lang natin ang kating kakampi, you know? Oh, thanks. I'm okay, Miss Belle. Nagkibit-balikat na lamang si Belle at nagpaalam na sa binata. Napalingo na lamang si Nico sa pinto kung saan lumabas ang dalaga. Napakagat na lamang ni Nico ang kanyang labi. Nais niyang ngumiti, ngunit pinigilan ng binata ang kanyang sarili. Mabilis lumipas ang buwan
at na-master na ni Belle ang lahat ng kanyang trabaho. Wala namang out of town ang amo ng dalaga. Kaya naman ay araw-araw niyang kasama si Nico sa loob ng opisina. Isang tanghali, habang may tinatapos si Belle na trabaho, at biglang pumasok si Nico sa loob ng opisina, galing sa labas. Oh, hi sir. I'm almost done with my work. Maipapagawa ka? Tanong ng dalaga. Oh, wala. By the way, tapos ka ng kumain? Oh my gosh, tanghali na pala? Hindi pa po. Okay, tatapusin ko muna itong ginawa ko, saka ako bababa sa canteen. Oh, that's okay. Halika dito. Sabayan mo ako sa pagkain na binili ko. Dalawa talaga ang binili ko para sa iyo ang isa. Po? La, ilibre mo ako? Yup, may mali ba? Naku, wala naman sir. Pero kasi nakakahiya eh. Amo kita tapos empleyado ako. Edi sa labas tayo kumain? Doon, pantay tayo. What? No way. Okay, dito na tayo kakain. Mas ayaw ko naman doon, no? Naku, baka anong masabi ng mga mariti sa atin? Huh? Okay then, finish that later. You know, sabi mo nga sa akin, noong unang araw mo dito, ang katawan lamang natin ang ating kakampi. Kaya halika na, kumain na tayo, bago pa tayo maubusan ng energy. Masayang lumapit si Belle sa mesa ng amo. Kinikilig si Belle dahil inasikaso siya ni Nico sa unang pagkakataon. Napangiti naman si Nico dahil kitang-kita niya ang tuwa sa mga mata at muka ng dalaga. Ilang buwan na rin niya itong inoobserbahan. Simpleng babae lamang ang assistant, ngunit sobrang ganda nito. Mabuting anak rin si Belle para kay Nico dahil alam niyang nasa pamilya nito napupunta ang sahod na natanggap sa kumpanya. May isang salita rin ang dalaga para kay Nico. Lalo na noong binayaran talaga ni Belle ang pera na hiniram nito sa kanya. Kaya napag-isip si Nico na dahan-dahan niyang ipadama sa dalaga na may gusto siya rito. Matapos kumain ay bumalik na sila parehas sa trabaho. Pasulyap-sulyap lamang si Nico kay Belle. Habang si Belle naman ay nakayuko at focus sa trabaho. Hapon na at pauwi na sana si Belle nang biglang tumawag ang kanyang ina. Agad itong sinagot ni Belle kahit nasa harapan ang amo. Tumingin si Belle kay Nico at tumango naman ito. Hello, ma? Ate. Oh, Shesna? Bakit ka tumawag? Nasaan si mama? Kinakabahan na tanong ni Belle. Hindi niya gusto ang nararamdaman sa oras na iyon. Ayaw man niyang mag-isip ng masama, pero malakas ang kutob niya na may nangyaring masama sa kanyang ina. Ate, si mama isinugod namin sa ospital. Sorry, te, kung ngayon lang ako tumawag. Nabitawan ni Belle ang cellphone at mabilis naman na tumayo si Nico at inalalayan ito. Belle, what happened? Hindi sumagot si Belle at basta na lamang umiyak. Nagtataka man si Nico pero ginawa pa rin nito ang tama. Pinaupo niya ng maayos si Belle sa upuan at kinausap ito. Hey, tahan na. What happened? Nahulog ang cellphone mo. May I know what happened? Si Mama Sir Nico. Kailangan ako ng mama ko. Huminga ng malalim si Nico. Dahan-dahan itong tumayo at tumitig sa dalaga. So gusto mong umuwi? Nasa ospital pa ang nanay mo? Saan ka kukuha ng panggastos kung titigil ka sa trabaho? Hindi ko alam. Ang mama ko, sir. Hey, tahan na.
Okay, ganito na lang. Call your sister and ask her kung magkano ang kailangan niya. May savings naman ako sa bangko, sir. Tawagan ko na lang mamaya. Okay. Tell me if you need anything, okay? Basta huwag kang aalis sa kumpanyang ito. Ito na lang ang pag-asa mo para matulungan mo ang mama mo. Napatango naman si Belle at pinakalma ang sarili. Maya-maya ay nagpaalam na si Belle sa amo at agad naman itong pumayag. Pagdating sa bahay ay tumawag muli ang kapatid ni Belle at napatulala na lamang siya nang malaman ang perang kailanganin nila. Tumulo ang luha ng dalaga. Diyos ko, paano ito? Anong gagawin ko? Kahit sa kalsada ako matulog, ay kulang pa rin ang sahod ko. Walang tulog na pumasok si Belle kinabukasan. Maaga ang dalaga sa opisina at ganoon rin si Nico. Good morning, Belle. By the way, may business meeting ako ngayon. Out of town. Pero kung hindi mo pa kaya, pwede kang magstay dito. Uy ka ni Nico. Tumitig si Belle sa binata. Okay, sir. Dito na lang siguro muna ako. Kailangan ko kasing maghanap ng chip na matutuluyan. Malaking pera ang kailangan ko at kailangan kong magtipid. Oh, okay. Magkano? No, sir. No. Hindi na ako uutang sa'yo at nakakahiya. Okay. Hindi kita pipilitin. But at least, let me help you. Anong klaseng tulong po? Let me take care of you habang iniisip mo ang pamilya mo. Hindi mo na kailangang maghanap ng matutuluyan. Pwede ka sa bahay ko. Ako lang naman ang naroon, kaya wala kang dapat isipin. Tulala naman si Belle. Hindi niya lubos maisip na sabihin iyon ng kanyang amo. Pero sir, paano kung malaman ng lahat na titira ako sa inyo? Alam mo, ang pangit po tingnan. Ano na lang ang masabi nila sa akin at sa iyo? What? Problema ba yun? Then live secretly in my place. Po? Miss Belle, live with me sa bahay at matutulungan mo ang mama mo. Or maghanap ka ng cheap na tirahan. Pero mahirapan ka naman. Nalilito si Belle. Alam niyang magiging magaan ang kanyang problema kapag libre siya ng tirahan at pagkain. Okay, kung sa bahay mo ako tutuloy, pwede bang tulungan na lang kita sa gawain doon? Nakakahiya talaga eh. Anything you want, Belle. Lihim na nakagat ni Belle ang kanyang dila. Hindi niya alam kung normal pa ba ang kanyang nararamdaman para sa amo. Kinikilig ang dalaga at muntik na niyang makalimutan ang problema niya sa ina. Okay, sige po. Sekreto po akong titira sa inyo. Ba, kapag bumuti na ang mama, ay aalis din po ako, okay? Tumango naman si Nico. Okay, ako na muna ang aalis. Umuwi ka muna sa inyo at bukas ng hapon ay pupuntahan kita sa inyo, okay? Alright, take it easy. Napangiti na lamang si Belle. Oh my gosh, walang duda. Gusto ko na ang lalaking ito. Kinabukasan, tulad ng sabi ni Nico, ay pinuntahan niya si Belle sa mismong tinutuluyan nito. Nahihiya pa si Belle sa amo, pero umiling lamang ito. Hey, don't feel shy, Belle. Nasa labas tayo ng opisina. Nais kong sabihin sa iyo na pantay lamang tayo kapag wala tayo sa kumpanya, okay? So, tinawagan mo na ba ang kapatid mo? Yeah. Pinadala ko sa kanila lahat ang savings ko dito, sir. Kominiko, tawagin mo ako sa pangalan ko kapag nasa labas tayo ng opisina. Okay, tara na sa bahay.
bukas ka na pumasok. Napatango na lamang si Belle at pilit itinago ang ngiti. Pagdating sa bahay ni Nico ay napatulala ang dalaga. Oh my gosh, ang laki ng bahay mo. Pero ikaw lang ang nakatira dito? Oh yeah, may kanya-kanya kaming bahay ng mga kapatid at magulang ko. Matagal ko na itong naipundar para sa magiging pamilya ko. Oh wow, pero bakit mo ako dito patirahin? Siguro marami ka ng babae na dinala dito, no? What? Oh no, ikaw lang ang babae na dinala ko dito. Okay, pasok ka. Feel at home, okay? Napangiti naman si Belle sa nalaman. Naks, ako lang daw? Hala, ikaw sir ha? Baka may gusto ka na sa akin. Bulong ng dalaga na narinig ni Nico. Napatigil naman sa paglalakad si Nico at lumingon sa dalaga. Bakit? Kapag sinabi ko ba sa iyo na may gusto ako sa iyo, ay maniniwala ka? Gulat na gulat si Belle sa sinabi ni Nico. Hindi agad nakasagot ang dalaga kaya tumawa si Nico. I'm just kidding. Okay, tara na sa kwarto mo. Katabi lang tayo ng kwarto. Don't worry, walang masamang mangyari sa iyo dito. Everyday, pwede kang sumabay sa akin at bababa ka sa parking lot. Ay, huwag na sir. Sasakay na lang ako ng taxi. No, nagtitipid ka, diba? At hindi naman problema sa akin kung sasabay ka. Oh, okay. Thank you, sir, ha? Naku, ang bait mo sa akin. Call me Nico, Belle. Sinabi ko na sa'yo yan. Oh, okay. Sorry naman. Pero salamat talaga, ha? It's my pleasure to help you. Please take a rest, okay? Napatango naman si Belle at nagpaalam na si Nico. Hindi alam ng dalaga na may tinawagan ang binata para kumustahin ang ina nito. Okay, provide all their needs. Bayaran mo ang dapat bayaran. And tell Miss Shasna na lahat ng pera na galing kay Belle, ibangko niya. Wika ni Nico sa taong tinawagan. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Belle. Dahil ito ang dapat gawin ng taong mahal ka. Huminga ng malalim ang binata. Alam niyang tunay ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Ngunit, hindi niya alam kung paano ipadama dito ang tunay niyang nararamdaman. Bahala na si Batman. Bakit ba kasi ako pinanganak na torpe? Nagpahinga na si Nico makalipas ang ilang oras. Ngunit, hindi ito makatulog. Ang hindi alam ng binata ay hindi rin makatulog si Belle at sabay pa silang nagbukas ng pinto. Gulat na gulat sila parehas at sabay pang umatras para hindi ituloy ang paglabas. Napatawa naman si Belle. Sir, mauna kang lumabas. hindi kasi ako makatulog. Well, same here. Pwede naman tayong sabay lumabas, ah. Oo nga, no? Ang show nga ko. Bakit ba ako umatras? Umatras din siya, ah. Bulong ng dalaga at dahan-dahan na lumabas ng kwarto. Napangiti naman si Nico. Hey, gusto mong magpahangin sa veranda? Oh yeah. Okay, sige. Iniisip ko kasi ang magulang ko. At may iba rin akong iniisip, sir. Me too. Marami akong iniisip, kaya hindi ako makatulog. And please, call me Nico. Kapag sir ka pa rin ng sir, ay makakatikim ka talaga sa akin. Huh? Sir naman. I'm not kidding here. Kaya ngayon pa lang, call me Nico. Okay, Nico. Napangiti naman ang binata at dinama ang hangin sa labas ng veranda. Maya-maya ay pumikit si Belle at napatitig naman ang binata dito.
Ang ganda ng simoy ng hangin dito. Saad ni Belle habang nakapikit. Yup, ang ganda nga. Sagot naman ni Nico na nakatitig pa rin sa dalaga. Napahinto naman si Belle sa pagdama ng simoy ng hangin. Dahil bigla niyang nararamdaman na may humawak sa kanyang kamay. Pagbukas ni Belle sa kanyang dalawang mata, ay nagulat siya nang makitang hawak na ni Nico ang kanyang kamay. Sir? Hindi na natapos ni Belle ang sasabihin dahil sinakop na ng binata ang kanyang labi. Nalaki ang mata ni Belle habang nakapikit naman si Nico. Call me sir again at halikan talaga kita ulit. Bulong ng binata nang bitawa nito ang labi ni Belle. Hindi makatingin si Belle sa mata ni Nico. Hanggang sa magtaas ng tingin ang dalaga at sinakop muli ni Nico ang kaniyang labi. Hindi na nakayanan ni Belle ang sarili at tinugo na nito ang pangalawang halik ng amo. Wala nang pakialam si Belle. Nais niyang magpakatotoo sa kaniyang nararamdaman para dito. Maya-maya pa ay sabay nilang binitawan ang kanilang labi. Titig na titig ang dalawa sa kanilang mga mata hanggang sa magsalita si Nico. May sasabihin ako sa iyo, Belle. Ano yun? Nagpadala ako ng tao sa pamilya mo. Siya na ang bahala sa lahat ng kailangan ng pamilya mo doon. What? Pero bakit? Hindi mo dapat iyon ginawa. Well, iyon ang tama, Belle. Ayokong makita kang malungkot. Dahil nakilala kita na masayahin at ikaw ang nagpapasaya sa akin. Belle, mahal kita. Oh, thank God at nasabi ko na. Tulala naman ang dalaga sa narinig. Hindi ito makapaniwala na napaibig niya ang amo. Kailan pa? The day I met you. Nagustuhan kita kaagad noon. Iba ka sa lahat na nag-apply. At hindi lang ang pagiging assistant ko ang nakuha mo. Kundi pati ang puso ko. What? Oh my. Bakit? Hindi mo ba ako gusto? Wala ka bang nararamdaman sa akin? Biglang lumungkot ang boses ni Nico sa oras na iyon. Ngunit umiling si Belle at hinawakan ang muka ni Nico. You know what? Hindi kita gusto, Nico, dahil mahal kita. Hindi ko alam kung kailan kita minahal, pero isa lang ang alam ko. Unang kita ko pa lang sa iyo ay alam kong crush na kita. Napangiti na lamang si Nico at niyakap ang dalaga. Please, huwag mo nang problemahin ang magulang mo, okay? Gagaling siya at uuwi tayo sa inyo para hingin ang kamay mo. What? Magpapakasal na agad tayo? Ang bilis naman. Yup, I don't wanna waste time, Belle. Napailing na lamang si Belle at niyakap ang lalaki. Ayaw na niyang mag-inarte at baka magbago pa ang isip ng lalaki. Mabilis lumipas ang panahon at umabot ng isang taon ang pagtatago ni Belle sa bahay ni Nico. Hindi pabor ang binata sa nais ng dalaga, ngunit iyon ang nais ni Belle. Hanggang sa isang araw ay nakita na lamang ni Belle ang sarili na nasa magazine na. Gulat na gulat ang dalaga nang makitang may kumuha sa kanila ng larawan ni Nico. Agad namang pinakalma ng binata ang nobya. Nagdesisyon sila na humarap sa publiko at inamin ang kanilang relasyon. Sinabi rin ni Nico na matagal na nilang planong magpakasal. Hinintay lamang nila na mumuti ang kalagayan ng ina ni Belle. Marami ang natuwa sa balita, lalo na ang buong tauhan ni Nico sa kumpanya. Wala silang problema sa relasyon ng dalawa,
lalo pa at bagay sila. Lumipas ang ilang buwan ay ikinasal na ang dalawa sa simbahan kasama ang buong pamilya ni Nico. Nakadalo rin ang pamilya ni Belle dahil tuluyan ang bumuti ang sakit ng ina nito. Wala nang mahihiling pa ang babae. Ibinigay sa kanya si Nico na ubod ng tamis kung magmahal at bumuti na rin ang sakit ng kanyang ina. Nagpapasalamat si Belle sa lahat ng ibinigay na blessings galing sa taas. Akala niya na magiging sekretarya lamang siya ng asawa. Ngunit habang buhay niya naman pala itong makakasama. Mas lalo pang natuwa ang mag-asawa nang malaman na buntis na si Belle sa kanilang unang anak ni Nico. The end. Alright mga kakulay, I hope you enjoyed this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. Thank you for listening. Until next time, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.